pagbati po mula sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y nasa mabuti po tayong kalagayan sa kapanahon ng ito. Nais ko lang pong ibahagi ang mga salita ng Diyos na nanggagaling po sa Biblia. Sa kapanahon ng ito, marami po ang natatakot sa pandemya na ating nararanasan. Kaibigan, minsan bang sumagi sa iyong isipan ang katanungang, pag ako ba ay binawian ng buhay, check ko ba kung saan tutungo ang aking kaluluwa? Or check ko ba ang kaligtasan ng aking kaluluwa? Kaibigan, maaari mong matiyak ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Sabi po sa Biblia, ang simpleng kaligtasan. At sabi po sa Roma 3:10, ito po ay ang nais kong ibahagi. Gaya ng nakasulat, walang matuwid, wala kahit isa man, ako, ikaw, lahat ng tao sa mundo ay makasalanan. At sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangagkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo po ay nahiwalay at wala tayong relasyon sa Panginoon dahil tayo po lahat ay makasalanan. At kamatayan po ang kabayaran ng ating kasalanan. Sabi po sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga po pala tayo ay namamatay, yun po ang kabayaran ng ating kasalanan. At sabi po sa Pahayag 21:8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ano po ba yung ikalawang kamatayan? Pag tayo po ay namatay, ang atin pong kaluluwa ay ihiwalay sa ating katawan at yun po ay ibubulid pala sa impyerno. Nakakalungkot po, pero merong mabuting balita. Sabi po sa Roma 5:8, datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Opo, tayo po ay tinubos na ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. At gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa atin. Sabi po ng Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Opo, buhay na walang hanggan ang regalo ng Panginoong Hesus sa atin kung tayo po ay tatanggap sa Kanya. At sabi po dyan, dugo ni Hesus ang naglinis sa ating mga kasalanan. Sabi po sa Roma 5:9, lubha pa nga ngayon inaaring ganap sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ay nangangaligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan Niya. Bakit nga po ang dugo lamang ng Panginoong Hesus ang magligtas sa ating mga kasalanan? Dahil ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan, kaya ang kanyang dugo ay banal. Kaya ang dugo lamang ni Hesus ang siyang magligtas sa ating mga kasalanan. Ang nais po ng Panginoong Hesus, kaibigan, tanggapin mo lang siya sa iyong puso na iyong personal na tagapagligtas. Sabi po niya sa Roma 10:9, sapagkat kung ipapahayag mo daw po sa iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Yun lang po kasimple ang kaligtasan. Dahil binayaran na po ng Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. At sabi po niya sa Juan 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi
makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tanging si Jesus lamang ang daan patungo sa langit. Mga kaibigan, kung ikaw po ay kinilos ng Panginoon, kung nangusap siya sa iyong puso, maaari ka pong sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Sige po, pwede ka na pong sumunod. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Maraming salamat sa iyong pag-ibig na ipinahayag mo sa akin. Inaamin ko po na ako ay makasalanan at may kapahamakan. Linisin mo po ako at ako ay iyong patawarin. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Maghari ka po sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat kaibigan. Kung totoo mo pong tinanggap ang Panginoong Jesus, meron siyang mga pangako. Una po, buhay na walang hanggan doon sa langit. Opo, buhay na walang hanggan doon sa langit. Pag ikaw po ay binawian ng buhay, doon po papunta ang iyong kaluluwa. Hindi po ibig sabihin na hindi ka na mamamatay. Ibig sabihin po noon, pag ikaw po ay binawian na ng buhay, pag umiwalay na ang iyong kaluluwa, doon po siya papunta sa langit. Pangalawa po, walang hanggang relasyon. Bakit po walang hanggang relasyon? Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, siya ay iyong naging ama na at ikaw ay naging anak, ibig sabihin, ay walang hanggang relasyon. Ikaw na po ay iyang ay kanyang anak at siya na po ay iyong ama. Pangatlo po, walang hanggang kasiguraduhan. Ano po ba yung walang hanggang kasiguraduhan? Doon po sa langit. Sigurado po, pag ikaw po ay lumisan sa mundong ito, tiyak po ang iyong kaluluwa ay papunta po sa langit. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoong Jesus.